What's up mga kamotor? Welcome to my vlog, Kim Moto Vlog. Yeah. Bagong lahat, tayo muna ang mag intro. Yeah! Puta, butas yun ah. Ngayon mga kamotor, tuturuan ko kayo kung paano mag burnout ng motor ano. Una, ginagawa ito minsan, kadalasan no, sa drag race no? Kasi syempre sa drag race kailangan mong kumamot agad or kumapit agad yung gulong sa daan para mas yung grip, di ba? Pag binurnout mo kasi yung gulong mo, para mo na rin siyang break in yung gulong mo, lalo na kung bago tapos makikidrag race ka no? Para mabilis ang break in ng gulong at maging makapit siya sa daan, i-burn out mo. Other reason kung bakit ito ginagawa is magpasikat lang. So ito step by step ano? Step by step natin. Una i-first gear mo muna. First gear no? Then after nun, tumayo ka sa motor mo. Tayo. Kasi ang idea nun is para ma-lift yung weight sa likod. Ang idea is para umikot ng malaya yung rear tire mo, no? Para maigasgas niya yung sarili niya, yung gulong sa kalsada, sa daan, sa simento, no? Para habang umikot 'yon, magagasgas sa simento, mapupudpud yung goma. 'Yon. Tapos habang naka-clutch ka at naka-primera, no? Primera, no? Primera. Tayo ka. Then i-brake mo yung front tire, then sabay yun sa ayan, i-brake mo, di ba? Naka-primera ka na. Huwag mo nang bitawan. I-brake mo yung front tire sabay nung throttle, paangatin mo muna. Then dapat naka-steady yung paa mo kasi wiwiggle yung likod mo eh. Kapag umikot na yung gulong sa likod, wiwiggle yan. So dapat naka-steady yung kamay. Then bitaw sa clutch, tatakbo na yan. Tatakbo. Ayaw ah. Ayan. Iikot na yan mag-isa. Ayan. Ganun lang yun mga kamotor. Para umusok yung gulong mo. Pasikat ba? Anyway, una, medyo mahirap syempre gawin sa umpisa pag hindi mo pasanay no? Pangalawa, magastos. Kasi pinupudpud mo yung gulong mo na worth ilang buwan pa sana bago mapudpud ng gaya ng pagkapudpud mo kapag binurn out mo siya. Pangatlo, medyo delikado kasi kanina tingnan nyo nung una tumatakbo siya eh. Kasi yung mukhang yung bigat ko sa likod hindi pa na lift totally. Bitaw sa clutch, tatakbo na yan. Dapat kasi freewheeling yung likod. Eh kaso kung medyo may medyo may bigat dun sa likod, itatakbo ka nito kahit naka-brake ka sa harapan. Dapat makapit yung brake mo sa harapan. Kasi yun ang pipigil sa motor na tumakbo, no? Yun lang mga kamotor. Konting kaalaman lang at pagpapasikat, demo. Kung paano mag burnout ng gulong, ha?
Ride safe, mga motor, and see you on the next one. Bye-bye. A few moments later. Mag-record nga lang tayo. Baka meron tayong mahagip sa daan na kakaiba. Isasali natin sa content, syempre, di ba? Kasi ilang beses nang nangyari yun eh. Meron akong nakikitang kakaiba sa daan, pero hindi ko nabibidyo kasi hindi nakamount ang aking camera. Kamalas-malasan lang kung kailan hindi ako nagmount ng camera, tsaka mayroong may nangyayari. So ngayon, hanggang sa umuwi, imamount ko ang camera. Ayan, nakarecord lang tayo. Well, anyway, for safety na rin natin at prueba kung sakaling may mangyari sa data sa atin sa daan, meron tayong prueba, no? Kung hindi natin kasalanan, o kung kasalanan natin, ayaw lang natin umamin. Ah, di ba? Wala naman tayong makikita ngayon. To be safe lang, motor. Sayang yung opportunity kapag may nangyari at hindi natin nakuhanan, caught on camera.